Jocelyn Vitol Danes, third year student, taking up a Bachelor of Elementary Education at Laguna State Polytechnic University, Lopez Satellite Campus. And I'm currently taking this course, teaching multi-grade classes, and now I am going to present to you my recorded demonstration teaching in the subject, Mother Tongue. Magandang araw mga bata, ako si Teacher Jocelyn, ang inyong guro sa Mother Tongue. Tumayo ang lahat at tayo manalangin sa pamumuno ni Jonah. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago kayo umupo, ayusin muna ang inyong upuan at pulutin ang kalat na nakikita ninyo. Ayan, muli, magandang araw mga bata! Handa na ba kayong tumuklas ng bagong kaalaman sa signaturang Mother Tongue? Mahuhusay! Ngunit may paalala lamang sa inyo si Teacher Jocelyn. Kung nais niyong sumagot, ay maaari niyo lamang itaas ang inyong kanang kamay. Okay? Kung handa na ang lahat, pumalakpak nga ng tatlo. Sabay-sabay. Isa, dalawa, tatlo. Ayan! Kapag tinawag ko ang inyong pangalan, ang gagawin niyo lamang ay ganito. Heart, heart, heart! Kung naunawaan ako, pumalakpak nga ng isa, dalawa, tatlo. Okay, unahin natin ang grade 3 student. Leia, Angel, Janet, April, PK, Regina, Jessa, Jomari. Mahuhusay! Kompleto lahat ang grade 3. At dahil dyan, bigyan natin ng winner clap ang grade 3. Class, alam nyo ba kung paano gawin ang winner clap? Okay, ganito lamang iyon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Winner! Okay, sabay-sabay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Winner! Dito naman tayo sa grade 4. Saira, Angelica, Jonah, Lovely, Christina, Risa, Res, at Alfie. Mahuhusay! Kompleto rin ang grade 4. At dahil dyan, bibigyan rin natin ng winner clap ang grade 4. Okay, sabay-sabay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Winner! Sa pagtatapos ng ating aralin ngayong araw, kayong mag-aaral ay inaasahan na natutukoy ang mga bahagi ng pictograph at nasasagot ang mga tanong tungkol sa pictograph. Masiglang nakikilahok sa pangkatang gawain at naisusulat ang wastong bilang ayon sa mga larawan. Ngayon class, meron akong mga letra dito. Ang gagawin nyo lamang ay ayusin ang letra upang makabuo ng salita. Kung naunawaan ako, gayahin ako, gayahin ako, gayahin ako. Okay, sino ang gustong bubuo ng salita? Okay, Leia, Saira, Angel, Alfie, Res, Jessa, Regina. Okay. Anong salita ang inyong nabuo? Sabay-sabay? Okay. Kayo ba ay pamilyar sa pictograph? Halos lahat ay hindi pa pamilyar dito. At ngayon naman ay may larawan ako dito. Ito ay ibibigay ko sa inyo at papaikutin sa buong klase. At kung sino ang matapatan ng larawan sa paghinto ng ating awitin, ay sasagutin lamang ang aking katanungan. Naintindihan ba mga bata? Kung naintindihan, gayahin ako. Gayahin ako. Gayahin ako. Okay, simulan na natin. Okay, Janet, ano ang nakikita mo sa larawan? Magaling, Janet. Okay, class, bigyan natin ng ang galing-galing mo clap si Janet. Alam nyo ba kung paano isagawa ang galing mo clap? Okay, ganito lamang iyon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing-galing mo. Sabay-sabay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing-galing mo.
Okay, PK, tulad ng nasa larawan, ikaw rin ba ay nagtatanim? At dahil si PK ay napakasipag at nagtatanim din, bigyan din natin siya ng ang galing mo clap. Okay, sabay-sabay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing-galing mo. Ayan, Angelica. Ano-anong mga gulay kaya ang makikita sa larawan? Mahusay, Angelica! Bigyan din natin ng ang galing mong clap si Angelica. Sabay-sabay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing-galing mo. Ngayon ay mayroon akong mahiwagang kahon dito. Gusto nyo bang makita kung ano ang nasa loob nito? Okay, upang mabuksan ang kahon, sabihin lamang ang salitang buksan na natin. Sabay-sabay, buksan na natin! Ayan, sa bakuran ni Mang Danilo ay maraming nakatinim na gulay. Narito ang listahan ng kanyang mga gulay na tanim. Ang tanim na gulay ni Mang Danilo. Uri ng gulay, kalabasa. Bilangin natin ang bilang ng kalabasa. Isa, dalawa, tatlo, apat. Kasunod naman ay ang repolyo. Bilangin din natin. Isa, dalawa, tatlo. At ang kasunod naman ay ang mais. Bilangin din natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. At ang kasunod naman ay ang carrots. Bilangin din natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. At ang panghuli ay ang gulay ng kamatis. Ilan kaya ang bilang ng kamatis? Isa, dalawa, tatlo. At ang legend o pananda ay isang gulay ay katumbas ng lima. Mga bata, tungkol saan kaya ang graph na ito? Jonah? Magaling, Jonah! Ang graph na ito ay tungkol sa tanim na gulay ni Mang Danilo. At dahil dyan, meron kang star! Ano naman kaya ang makikita sa graph? Okay, Alpi! Mahusay! Makikita sa graph ay ang uri ng gulay at ang bilang ng gulay. At dahil dyan, meron ka rin star! Ano naman kaya ang pinakamaraming gulay na tanim ni Mang Danilo? Okay, Christina? Tama! Ang pinakamaraming gulay na tanim ni Mang Danilo ay ang mais. At dahil dyan, meron ka rin star! Ano naman kaya ang gulay na pinakakaunting tanim ni Mang Danilo? Okay, Risa? Magaling! Ang kakaunting tanim na gulay ni Mang Danilo ay ang repolyo at kamatis. At dahil dyan, meron ka ring star! Mga bata, ang graph na ito ay tinatawag na pictograph. Ano nga ang tawag sa graph na ito? Tama! Ang pictograph ay isang uri ng graph na gumagamit ng mga larawan na kumakatawan sa mga numero ng mga bagay. Maaring gumamit ng larawan ng tao, hayop, halaman o bagay na aangkop sa paksa o aralin sa pagbuo ng isang pictograph. Sa pictograph na ito, anong larawan ang ating ginamit? Tama, larawan ng mga gulay. Mga bata, ang pictograph ay nahati sa tatlong bahagi. Una ay ang pamagat. Ito ay tumutukoy sa kung anong nilalaman ng pictograph at nagbibigay ito ng idea kung tungkol saan ito. Ang pamagat ng ating pictograph ay ang mga tanim na gulay ni Mang Danilo. Ano nga ang unang bahagi ng pictograph, mga bata? Tama, ito ay ang pamagat. Ano kaya ang pamagat ng ating pictograph? Magaling! Ang pamagat ng ating pictograph dito ay ang mga tanim na gulay ni Mang Danilo. Ang pangalawang bahagi ng pictograph ay ang label.
Ito ay maikling pamagat o titulo na detalyadong naglalarawan tungkol sa pictograph. Ang label sa ating pictograph ay ang uri ng gulay at bilang ng gulay. Mga bata, ano nga ulit ang pangalawang bahagi ng pictograph? Tama! Ano naman kaya ang label ng ating pictograph? Mahuhusay! Ang pangatlong bahagi ng pictograph ay ang legend o pananda. Ito ay nagsasabi kung ano ang kahulugan o katumbas ng bawat larawan. Ang legend o pananda ng ating pictograph ay 5. Ano nga ang pangatlong bahagi ng ating pictograph, mga bata? Tama! Ano naman ang legend o pananda ng ating pictograph? Mahusay! Ngayon, mga bata, ilan lahat kaya ang tanim na halabasa ni Mang Danilo? Saira? Tama! At dahil dyan, meron kang star! Ilan naman kaya lahat ang tanim na carrots ni Mang Danilo? Lea? Tama! At dahil dyan, meron ka ring star! Ilan naman kaya lahat ang tanim na kamatis ni Mang Danilo? Angel? Tama! At dahil dyan, meron ka ring star! Ilan lahat kaya ang tanim na repolyo ni Mang Danilo? Apriline? Tama! At dahil dyan, meron ka ring star! Sa mga gulay na nabanggit, alin kayang gulay ang pinakamaraming tanim ni Mang Danilo? Jamari? Tama! At dahil dyan, meron ka ring star! At ngayon, mga bata, ano nga ang tawag sa graph na ito? Tama! Ito ay pictograph. Ilan kaya ang bahagi mayroon sa pictograph? Magagaling! Ano-ano ang mga bahaging ito? Mahuhusay! At dahil dyan, bigyan ng bawat isa ng winner clap. Sabay-sabay, 1, 2, 3, 1, 2, 3, winner! Laging tatandaan, mga bata, ang pictograph ay isang uri ng graph na gumagamit ng mga larawan na kumakatawan sa numero ng bawat bagay. Ang pictograph ay may tatlong bahagi. Ito ay ang pamagat, label, legend o pananda. Ngayon, meron ulit ako dito ang pictograph. Ano ang pamagat ng ating pictograph? Tama! Bilang ng mga manggang napitas ng mga magkakaibigan. Ano naman kaya ang label ng ating pictograph? Magagaling! Ang mga magkakaibigan at ang bilang ng mangga. Ngunit, wala pa itong nakalagay na larawan sa bawat bilang. Maaari nyo bang idikit sa ating pictograph ang bilang ng mangga na nakuha ng mga bata? Okay, 7 na mangga ang nakuha ni RJ, 6 na mangga naman ang nakuha ni Ray, 3 na mangga ang nakuha ni Kent, at 5 mangga naman ang nakuha ni Alwin. Ayan, maaari nyo na ang idikit ang mga mangga sa ating pictograph. Magagaling, mga bata! Tama ang bilang ng manggang na idikit ninyo. Ilan ang pananda ng bawat mangga? Tama! Ito ay 10. 10 ang katumbas ng bawat mangga. At ngayon naman, mga bata, ilang mangga kaya lahat ang napitas ni Ray? Res? Tama! At dahil dyan, bigyan natin ng ang galing mo clap si Res. Sabay-sabay, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ang galing-galing mo. Ilan naman kaya ang manggang napitas ni Kent? Lovely? Tama! At dahil dyan, bigyan din natin ng ang galing mo clap si Lovely. Sabay-sabay, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ang galing-galing mo. At ang kasunod naman, ilang mangga kaya ang nakuha ni Alwin? Jessa? Tama.
Dahil dyan, bigyan natin ng ang galing clap si Jessa. Sabay-sabay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing-galing mo! Ngayon naman, sino sa magkakaibigan ang pinakamaraming napitas na mangga? Angelica? Tama, ilan ang napitas niyang mangga? Magaling! At dahil dyan, bigyan natin ng ang galing mo clap si Angelica. Sabay-sabay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing-galing mo! Ilan naman kaya lahat ang mangga na nakuha ng magkakaibigan? Regina? Tama! At dahil dyan, bigyan din natin ng ang galing mo clap si Regina. Sabay-sabay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing-galing mo! Ano nga ulit ang pictograph, mga bata? Tama! Ano naman kaya ang tatlong bahagi ng pictograph? Tama! Pamagat, label, at legend o pananda. Sa pictograph na ito ay tutukuyin o aalamin nyo lamang kung ano ang tatlong bahagi sa pamamagitan ng pagdidikit ng mga araw. Naiintindihan ako, mga bata? Kung naiintindihan ako, gayahin ako? Gayahin ako? Gayahin ako? Ayan! Mahuhusay, mga bata! Lahat ng inyong sagot ay tama. Bigyan natin ng winner clap ang bawat isa. Sabay-sabay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Winner! Ito naman ay hahatiin ko kayo sa apat na pangkat. Ang unang pangkat ay ang grade 3 masiyahin. Si Leia, Angel, Janet, April. At ang pangalawang pangkat naman ay ang grade 3 mabait. Si PK, Regina, Jessa, at Chomery. At ang pangatlong pangkat naman ay ang grade 4 masipag. Si Syra, si Angelica, si Jonah, at si Lovely. At ang pang-apat na pangkat ay ang grade 4 matulungin. Si Christina, si Risa, si Res, at si April. Para sa unang pangkat, April, maaari mo bang basahin ang ating panuto? Salamat! Sa pangalawang pangkat, Chomery, maaari mo bang basahin ang ating panuto? Maraming salamat! Sa ikatatlong pangkat, Lovely, maaari mo bang basahin ang ating panuto? Maraming salamat! At sa huling pangkat, Alpi, maaari mo bang basahin ang ating panuto? Yan! Maraming salamat! Ngunit bago kayo magsimula, mga bata, ano nga ang pamantayan sa pagsasagawa ng pangkatang gawain? Tama! Huwag maingay at makaisa sa gawain. Meron lamang kayong 5 minuto sa pagsasagawa ng pangkatang gawain. Nauunawaan ba ako, mga bata? Kung nauunawaan ako, pumalakpak nga ng 3, sabay-sabay. 1, 2, 3. Ayan, magsimula na kayo. Okay, tawagin na natin ang grade 3 masiyahin. Mauhusay, group 1. At dahil dyan, bigyan natin ng winner clap ang grade 3 masiyahin. Sabay-sabay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Winner! At ngayon naman, tawagin natin ang grade 3 mabait. Magagaling, grade 3 mabait. At dahil dyan, bigyan natin ang winner clap. Sabay-sabay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Winner! Kasunod naman nating tawagin ang ating grade 4 masipag. Mauhusay! At dahil dyan, bigyan natin ang winner clap ang grade 4 masipag. Sabay-sabay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Winner!
At ngayon naman ay tawagin natin ang grade 4 matulungin. Mahuhusay! At dahil dyan, bigyan natin ng winner clap ang grade 4 matulungin. Sabay-sabay, 1, 2, 3, winner! Lahat ba ay aktibong nakilhok sa pangkatang gawain? Mahuhusay! Paano nyo napahalagahan ang opinyon ng bawat isa? Magagaling! At ngayon naman, sino sa inyo ang gusto ng candy? Itaas lamang ang kamay. Ayan, maaari na kayong kumuha ng isang candy sa ating candy box. Okay, lahat na ba ay nakakuha? Sabay-sabay nating buksan. Isa, dalawa, tatlo, buksan na yan! Okay, Regina, maaari mo bang basahin ang panuto? Salamat, Regina. Ngayon ay maaari na kayong magsagot. Ba ang lahat? Okay, chika na natin. Number 1, Jo Marie. Letter C din ba ang sagot ninyo? Okay, chika na yan. Number 2, Alfie. Letter E din ba ang sagot ninyo? Okay, chika na yan. Number 3, Angel. Letter D din ba ang sagot ninyo? Okay, check ka na yan. Number 4, Jonah. Letter B din ba ang sagot ninyo? Okay, check ka na yan. Number 5, PK. Letter A din ba ang sagot ninyo? Okay, check ka na yan. Sino ang naka-5, 4, 3, 2, 1? Ang gagaling naman ng estudyante ko. Lahat ay perfect. Dahil dyan, bigyan ng winner clap ang bawat isa. Sabay-sabay, 1, 2, 3, 1, 2, 3, winner! At para naman sa inyong takdang aralin, Jessa, makikibasa ng panuto. Salamat. Risa, makikibasa naman ng mga tanong. Salamat. Maaari nyo na ang kopyahin ang inyong takdang aralin. Dito na natatapos ang ating aralin ngayong araw. Nawa ay naging masaya at may natutunan kayo sa ating pinag-aralan. Muli, ako si Teacher Jocelyn, ang inyong guro sa Mother Tongue. Paalam mga bata!